Sunod naman ang kwento sa kanila, si Arjen. Oh guys, ang ilaw ng aming tahanan na ngayon ay nag-brown out. May insecurities din po kasi yung iba, sweet sa nanay nila. Yung iba, tuwing Mother's Day, kasama yung nanay nila. Tuwing graduation, nandun yung nanay nila. Ganun po kuya, nakakaingit lang po talaga. Nag-college ako, nangyari yung... Nanay ko ay may iba na. Ay, laking galit ko sa kanya kasi ayokong malungkot yung kapatid ko, ayokong malungkot yung lola ko, tsaka yung tatay ko. Sinubukan ko siyang kontakin, bumalik ka na, nagmakaawa ko sa kanya. Hanggang sa umabot ako sa point na sinabihan ko siyang, kung ayaw mo na talagang bumalik, kalimutan mong may anak ka na, kalimutan mong naging anak mo ko. Dami pong masasakit na salitang binitawan ko, kuya. Minsan nga po, hindi ko siya kinukumusta. Minsan po, pag nagchat-chat or tumatawag siya, hindi ko po pinapansin. Hindi ko po sinasagot. Hindi ko po maintindihan kasi, kuya, minsan naaawa po ako sa kanya. Pero mas umaano po kasi yung galit, kuya. Salamat, Ate Hasna. Dahil sa galing mong nanay, na-appreciate ko lahat na alam kong may pagkukulang sila. Pero ginawa nila lahat para mapag-aral kami, matustusan yung mga pangangailangan namin at yung mga kagustuhan namin. Ito, may isa kaming nanay na kasama dito, kuya. Na-realize ko yung lahat ng sakripisyo niya, kuya. Simula bata pa kami, ngayon po na-realize ko na kung ano man yung mga nangyari, tsaka kung ano man po yung mga pagkakamali niya at papagkuhulang niya po, handa po akong magpatawad at tanggapin po. Kasi wala naman talagang perpekto dito sa mundo, kuya. Handa akong magpatawad at sana mapatawad din niya ako. Kasi naintindihan ko rin naman siya sa siguro tao lang, napupuno. Yun. Wala na to guys. Ba talaga? Malakas? Arjen, simpleng tao.